Good morning, GCF. Welcome to our Sunday service. As we prepare ourselves, habang hinahanda natin ang ating sarili sa ating pagsamba, tayo po ay manalangin ng tahimik. Aming Diyos Ama, ngayong umagang ito, kami ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, na tinipon niyo kami saan man kami naroroon ang bawat isa. Tunay, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang siyang nagbibigkis sa amin, nagdudugtong sa aming panambahang ito. Gawin niyo pong mapagpala ang umagang ito, ang mapagpala ang oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Ngayon na naman ay tayo sasamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kahit sa gitna ng pandemyang ito, tayo pa rin ay nagpapasalamat sa Kanya. Kaya sinasabi sa awit 106, purihin ang Panginoon. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat Siya'y mabuti. Sapagkat ang Kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sinong makapagsasabi ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon o makapagpapakita ng lahat niyang kapurihan? Mapalad silang sumusunod sa katarungan na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katuwiran. Mapalad ang mga sumusunod sa Diyos dahil ang Diyos ay tapat at patuloy ang Kanyang pagmamahal. Patuloy niyang ililigtas ang Kanyang bayan. Kaya sa oras na ito, tayo ay kakanta ng ating pagsunod, pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Tayo kumanta. Pag ang Panginoon tinaliman natin sa dita'y ilaw sa landasin, siya'y mananatili sa lakad kasama, magtiwala at tumalima, magtiwala kaloob. Kagalakan kay Kristo, ganto lang kakamtin.
dapat nating katakutan at pagtiwalaan ng ating buhay. O aking Diyos, paghangay di masukan sa kalawakan mong inilatag.
puso ng isang mananampalataya ay tunay na sasamba sa ating Panginoon. Purihin ng ating Diyos. Magandang umaga at ating pong paghandaan ang paghandog natin sa Panginoon. Gaya ng nasusulat sa banal na kasulatan, take from among yourselves an offering for the Lord, whose heart is willing, and bring us an offering to the Lord. Let's pray. Panginoon naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat kung paano mo tinugon ang mga pangangailangan ng aming pamilya, aming mga kapatiran sa buong isang linggong ito. Salamat din, Panginoon, kung paano mo ibinuhos ang iyong pagpapala sa amin sa buong isang linggong ito. Nawa sa aming pagbabalik ng aming mga kaloob, pagpalain niyo nga po kami, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa lahat at isang mapagpalang araw sa bawat sa inyo na nagpapatuloy na sumusubaybay dito sa ating online worship service ng GCF Bulacan. Kumusta po kayo? I hope na lahat po kayo ay nag-i-enjoy sa pag-ingat at pagpapala ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos at Ama namin, kayo ang aming Diyos, kayo ang aming pag-asa, kayo ang aming saligan sa buhay na ito. Panginoon, salamat na kung saan ang bawat siya sa amin na iniingatan niyo. Salamat, Panginoon, kung paano niyo pinagaling ang ilan sa amin na nagkaroon ng sakit, Panginoon. At doon po sa ngayon na may mga kapatiran kami na nagpapagaling, Panginoon, you touch them and you heal them, the Lord. Sa mga kapatiran namin na may mga pangangailangan sa buhay, Lord, ang aming dalangin na punuan niyo ito ayon sa inyong pangako, sa inyong salita na ang aming mga needs, as you have said, that my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. And Lord, salamat din na sa buhay na ito, kung may mga pagkakataon na kami ay nangihina, kami ay nalulupaypay, Panginoon, at medyo nawawala ng pag-asa. Lord, salamat ng inyong salita ang siyang naghihikayat sa amin na tumingin lamang kami sa inyo, lumapit lamang kami sa inyo. As you have said, where would I look for help? Should I look to the hills? I look beyond the mountains, the hills, to the one who created everything. And you are our God. And you are our shepherd. And you will take care of each one of us. Lord, hindi po namin alam, hindi namin batid kung ano ang pinagdadaanan ng ilan naming mga kapatid o ng bawat isa sa amin. Ngunit Panginoon, ang dalangin namin para sa bawat isa na you touch them, you visit them, you heal them, you embrace them, you encourage them, you comfort them, the Lord. Di namin alam, Panginoon, kung sino ang may mga pangangailangan ngayon. Ngunit, Panginoon, you provide for them and you bless them. Lord, sa amin pag-aral ng inyong salita sa umagang ito, nawa ikaw ang mangusap sa amin na inyong salita ay magiging bahagi ng buhay namin, Panginoon. Baguhin mo kami. Alam po namin na marami pa po kayong babaguin sa buhay namin. But Lord, we pray that may you continue to do that work that you have started in our lives. Because you're a faithful God who continues to work in each of our hearts, in each of our lives, and you will perfect us ayon sa inyong nais na magiging katulad kami ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain niyo kami, samahan niyo kami, banal na Espiritu, nawa ikaw ang magiging tagapagturo sa namin sa umagang ito
mula sa salita ng Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay ang Nehemiah chapter 13. Malaki po ang talon natin dito from Nehemiah chapter 8 and then we jump to chapter 13. Dahil tapusin po natin sa araw na ito ang Nehemiah para makamove tayo sa mga bagong topics po natin for our anniversary for the month of May. Now, ano ang nangyari sa aklat ng Nehemiah? If we would summarize it, tatlo lang po ang aking nais dalhin sa inyo. No, if we would summarize the book of Nehemiah and then punta tayo sa chapter 13. Ang nangyari po dyan, in chapter 1 to 6, nandyan yung pag-rebuild o pagtayo ni Nehemiah ng pader ng Jerusalem at 52 araw, in 52 days, they were able to finish it. So nung natapos yung pader, after that the walls had been rebuilt, Nehemiah focused on the people. So, ang nangyari ay pagkatapos na rebuild yung wall, sa mga tao naman, nag-introduce siya ng mga reforma o pagbabago sa buhay ng mga tao. Okay? At doon sila ay, ang ilan sa kanila na nirahan sa loob ng walled city of Jerusalem. At doon sa kanilang reforma, mabasa po natin in chapter 8 na nagbasa po sila ng salita ng Panginoon. And then chapter 9, nabasa natin dyan na 6 na oras sila nagbasa ng salita ng Panginoon. 6 din na oras sila nagkumpisal sa Panginoon. At nagkaroon sila ng pakikipagtipan sa Panginoon. They made a covenant with God. And they even signed the covenant. And in chapter 10, you could read the names of those who have signed the covenant. And then chapter 11, they went inside or some of them, families lived inside. That's the time na nag-move na sila, pumasok na sila upang tumira doon sa walled city of Jerusalem. And then chapter 12, makababasa po natin na they dedicated the walls. Mayroon po silang worship service diyan na kung saan inalay nila sa Panginoon ang naitayo nila na wall. Okay? Ngunit doon sa mga reforma na ginawa ni Nehemiah, binalik sila sa salita ng Panginoon, binalik sila sa pagsamba sa Panginoon, at nangako sila na kung saan sambahin nila ang Panginoon, itataguyod nila ang gawain sa templo, at nangako din sila na sundin ang salita ng Panginoon na hindi sila makikipag-asawa doon sa mga dayuhan or the foreigners na kasama po nila at wala sila dapat relasyon doon, especially with the Moabites and the Ammonites na binanggit dyan in chapter 13, verse 1. Okay? So, ang nangyari po, after chapter 12, Nehemiah stayed in Jerusalem for 12 years. 12 taon siya, sumama siya roon at ang reforma na ginawa niya at tinuro niya sa mga tao ay talagang tiniyak niya na mangyari at maging ganap sa buhay ng mga tao. And then, bumalik siya sa Babylon, sa Susan. Okay? Na kung saan siya noon ay naglilingkod sa hari doon. At nung nandun siya, nabalitaan niya na nung wala na siya, bumalik sa dati yung buhay ng mga tao. Binali nila at hindi nila na ipinagpatuloy ang kanilang pakipagtipan at kanilang pangako sa Panginoon. That's why I have entitled our message this morning from Nehemiah 13, Broken Promises. At basahin po natin ang ilang talata dito sa Nehemiah 13. On that day, they read from the book of Moses in the hearing of the people, and it was found written that no Ammonite or Moabite should ever enter the assembly of God, for they did not meet the people of Israel with bread and water, but hired Balaam against them to curse them. Yet our God turned the curse into a blessing,
As soon as the people heard the law, they separated from Israel all those foreign descent. Verse 4. Now before this, Eliashib the priest, who was appointed over the chambers of the house of our God and was related to Tobiah, prepared for Tobiah's large chamber where they had previously put the grain offering, the frankincense, the vessels, and the tithes, and the grain, wine, and oil, which were given by commandment to the Levites, the singers, the gatekeepers, and the contributions for the priests. While this was taking place, Nehemiah was saying here, I was not in Jerusalem, for in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, I went to the king. Ito yung pagbalik niya. And after some time, I asked leave of the king and came to Jerusalem. And then I discovered the evil that Eliashib had done for Tobiah, preparing for him a chamber in the courts of the house of God. So we stop there in verse 7. Mahaba po ito, no? Pero pag binasa po natin itong chapter 13, inisa-isa ni Nehemiah ang pagbali, ang di pagsunod, ang hindi pagpapatuloy ng pakipagtipan nila sa Panginoon. And there are four things that Nehemiah pointed out to them. What were those broken promises? Because in chapter 9 and chapter 10, they sealed the covenant. Talagang nakipagtipan sila, nakipag-isa sila, nangako sila sa Panginoon, nilagdaan pa nila, na isulat pa yung pangalan ng mga lumagda doon, which means that should have been a serious covenant with God. But when Nehemiah returned in chapter 13, it broke his heart. No? Talagang dismayado si Nehemiah sa buhay ng mga Israelites. That's why chapter 13 is another round of reform. Ang ibig sabihin, in chapter 9 and chapter 10, they made a covenant with God. Sinunod nila, may reforma yon. Pagkatapos chapter 13, reforma uli. Ano makikita natin dito? No? That your life and my life, that even the life of the church would have to go through constant reforms. Constant change. Why? Yun ang sinasabi ng isang awitin. Prone to wander, prone to leave the God I love. Lagi-lagi natin hindi kinakalimutan, ngunit minsan sinasadya na kung saan lalayo tayo sa Panginoon, iiwanan natin ang Panginoon at ibabalik na naman tayo ng Panginoon, reforma uli. At anong pagkatapos niyan? Babalik na naman tayo. Ganun din po yung cycle doon sa Book of Judges. And I hope this morning we would be able to relate, and I hope na ang salita ng Panginoon ay nakipag-usap sa atin kung paano natin maibabangon muli at paano natin yakapin ang pagre-reforma, pagbabago ng Panginoon sa buhay natin. So what was the first broken promise? The first broken promise that they did was, okay, si Tobiah pinatira ni Eliashib sa loob ng templo. So ano ito, no? Ang utos ng Panginoon sa kanila, no, na walang Ammonite or walang Moabite na kung saan sila ay magkaroon ng relasyon or magkaroon ng magiging bahagi ng pamilya nila or magiging part ng assembly ng Israel, hindi, wala dapat. And the same commandment of God is found in Deuteronomy, binasa po nila yun. No? Doon sa chapter 8, binasa nila yung salita ng Panginoon. At doon matagpuan, in Deuteronomy chapter 23, verse 3 to 6, again, inulit doon na no Ammonite, no Moabite should come into the assembly. Ngunit ang ginawa ni Eliashib,
pinapasok niya si Tobiah. There was the intrusion of Tobiah the Ammonite. Si Tobiah na kung saan, he was criticizing the Israelites when the walls was being built. Anong sabi niya? Ha, anong tinatayo niyo, Pader? If a fox would jump over it, it will topple down or that will be destroyed, no? At si Tobiah kasama ni Sanballat, who is the arch enemy, talagang kaaway ni Nehemiah. At hindi lang 'yan, kundi na si Sanballat, no? Mababasa po natin diyan, no? In chapter 6, no? Na mayroon siyang relasyon sa ilan doon na mga Israelites. At nung habang tinatayo yung pader, si Tobiah ang nakikinig kung ano nangyari doon sa mga Israelite, nire-report kay Sanballat. So para siyang espiya ni Sanballat doon sa mga taga Israel or mga taga Jerusalem, no? And he moves back and forth para siyang balimbing siguro pag nandoon siya sa mga taga Jerusalem, kaibigan niya sila. Pag nandoon kay Sanballat, no? Talagang kay Sanballat siya, no? So itong kaaway na ito, itong kamag-anak, no, ni Eliashib ay pinatira ng chief priest ni Eliashib doon sa templo. It's like of all places, sa lahat ng lugar na kung saan pinatira itong hindi dapat at ang inutos ng Panginoon at pinangako nila sa Panginoon na hindi dapat mangyari, nangyari. Kaya of all places, he stayed in the temple. At hindi lang yun. Doon sa templo, malaki ang kanyang lugar, yung bodega ng mga alay, yung mga offerings ng mga tao, doon siya tumira. No? Kaya mababasa natin in verse 4 of chapter 13, now before this, or bago bumalik si Nehemiah sa Jerusalem coming from Babylon, now before this, Eliashib the priest, who was appointed over the chambers of the house of our God and who was related to Tobiah. So umalis si Nehemiah, he appointed Eliashib, pinagkatiwala niya. Anong ginawa ni Eliashib? Abay, kamag-anak niya, kaibigan niya, no? Malapit sa kanila si Tobiah, who is an Ammonite, na kung saan maliwanag na maliwanag sinasabi ni salita ng Panginoon na don't have any relationship with them. And in the same way na sila rin ay nakipagtipan sa Panginoon na yes Lord, gawin namin ito. So it was a broken promise that they had Tobiah stay in the temple. Kaya nga maalala ko, if we would bring this home, no, para paalala sa atin, Unang Korinto 6, talatang 19-20, in 1 Corinthians chapter 6, 19-20, we are reminded there that our body is the temple of the Holy Spirit and we have to take care of this temple. So paalala po ito sa atin na maari may Tobiah na tumitira sa templo natin, sa buhay natin, na maaring makasira. At gawin natin ang ginawa ni Nehemiah na kung saan ang Tobiah na ito ay pinagtapon ang kanyang mga gamit at pinalayas ni Nehemiah. Why? Because a bad alliance could lead to a bad allegiance wherein sin will have dominance in our lives. Ang pagkikipagkaibigan sa masama ay magdadala ng kasamaan sa atin na kung saan ang kasamaan ang siyang maghari sa buhay natin. Kaya makikipagkaibigan, makikipagsama sa hindi maayos, sa mga masama, tayo ay maiimpluwensyahan. That's why God was very careful in instructing Israel and the people in Jerusalem na don't have any ties, don't have any relationship with them. Pero of all people, si Eliashib
na chief priest, pinayagan si Tobiah. At dito makikita natin, isipin nyo ha, no? What were the others, no? Was thinking, no? What were they doing about it? They did not lift a finger over it. Wala. Walang may tumayo, walang may sumuway, walang may nag-ayos noon. Hinayaan nila. At ganun ang mangyayari sa ating iglesia, sa ating buhay, sa ating pamilya, na kung saan pag hinayaan natin na pumasok ang kasalanan, there will be permissiveness. Maalala ko ang kwento ng isang sheikh na kung saan, I think many of you have encountered this story, na kung saan yung sheikh na ito o yung Arab na ito ay naglalakbay sa disyerto. At inabot siya ng gabi doon sa disyerto. At doon, malamig paggabi sa disyerto. Ngunit ang Arab, nandun sa loob ng kanyang tent, nagpapainit siya doon, at lumapit ang camel. Sabi ng camel, "Boss, sir, pwede ipasok ko yung ilong ko? Mainit dyan sa loob, pero malamig dito, kaya para mainitan naman ako." So pumayag yung sheep, "Sige, pasok mo yung ilong mo." Mayat mayat, sabi ng camel, "Sir, pwede ba yung ulo ko?" "Sige, pasok mo yung ulo ko." Di tumagal, yung sheikh nandun sa labas ng tent, nilalamig, ang nasa loob ng tent ay ang camel. If we would not be careful, if we would not guard this temple, a little compromise, a little permissiveness, yung pagtanggap ng kasalanan, pagtanggap ng mali, na ayos lang, no? Hindi dapat, kasi lalaki ito. Okay? And so, dito makikita natin na kung saan si Tobiah, pag hindi natin pinigil, hindi natin ito bantayan, no? Dito tayo masisira. That's why, in Timothy chapter 4, verse 16, 1 Timothy 4:16, the Apostle Paul was admonishing, sinasabi niya kay Timothy, "Watch your life, your doctrine." Bantayan mo ang iyong buhay. Bantayan mo ang iyong pinaniniwalaan. Bantayan mo ang doktrina mo. Why? Because you have to persevere. Ibig sabihin, pagmamalasakitan mo ito, bantayan mo talaga na maigi, no? Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Watch out for that Tobiah. So what was the first broken promise? The first broken promise was they had made an allegiance, an alliance doon sa sinasabi ng Panginoon na huwag kayo magkaroon ng relasyon sa kanila. Okay? The second, no, broken promise was hindi nila inalagaan at hindi nila tinaguyod ang gawain sa templo. Makikita po natin yan, no, na nangako sila in chapter 10, balikan mo, in chapter 10, verse 32 to 33, they made a covenant with God, they made a promise with God that they will support the temple, that they would support the workers in the temple. Kaya basahin natin yung verse 10 to 11 ng chapter 13. Sabi diyan, "I also found," Nehemiah found out, "that the portions of the Levites had not been given to them, so that the Levites and the singers who did the work had fled each to his field. So I confronted the officials and said, 'Why is the house of God forsaken?' And I gathered them together and set them in stations." Anong nakita ni Nehemiah nung bumalik siya? There was inattention to the support of the temple and the Levites, which they promised in chapter 10, verse 12 to 13. Hinayaan nila, pinabayaan nila. So anong nangyari sa mga nagtatrabaho sa templo? Anong nangyari sa mga naglilingkod doon sa templo? Iniwanan din nila yung templo. Ang sabi dito, nagkanya-kanya sila, pumunta na sila sa kanilang hanap buhay, pumunta sila, naghanap sila
ng ibang magagawa, and they were out there in the fields. Sila ay naging magsasaka na, o sila naging hardinero o tagatanim na doon, instead na dapat doon sila sa templo. So pangako nila ito na itaguyod ang gawain sa templo. Which is a reminder for us. And I would like to thank you, people of GCF Bulacan. You have been so faithful in providing for the needs of the church. You have been supporting the needs, lalo na doon sa ating mga responsibilities at ating mga dapat pagtutulungan na mga expense ng church. I myself, lagi ko kinikwento, no? Na I'm even touched na sometimes I would be in the church during the week, and those of you would come and drop by your offering, your tithes, and hindi naman na sabihin natin na pinapababa natin sila, kundi na ordinaryo na mga tao. Pupunta sa church, dadali ng kanilang tithes, dadali ng kanilang offering. But the Israelites, after building the wall, they said, we will support the temple. We will go back to worship. We will give our offering. We will give our first fruits. Pero hindi nila tinuloy. It was a broken promise. And you know what? Yung paglalagakan ng kanilang mga offering, doon nakatira si Tobiah. And so, you can read between the line that Tobiah and Eliashib are doing some kind of hanky-panky, no? Some business inside the temple. And it's just okay for them that the work of the temple would cease and will not continue just for their own whatever agenda they have. So GCF Bulacan, this is a reminder for us that we have to continue to support the work of the church. We have to continue to support the workers of the church. And in supporting the workers of the church, mababasa po natin in 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13. Unang mga taga-Tesalonica 5, 12 hanggang 13. Basahin po natin. Mga kapatid, ipinakikiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Paalala ni Apostol Pablo, napahalagahan ang mga namumuno, nagtuturo, lingkod ng Panginoon. Mababasa din natin in 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. The pastors, the elders who do their work well, paalala din sa mga pastor na they should do their work well, no? Should be respected and paid well, especially those who work hard at both preaching and teaching. For the scripture says, you must not muzzle the ox to keep it from eating as it treads out the grain. And in another place, those who work deserve their pay. So ito ay paalala ni Apostle Pablo mula sa unang Timoteo in 1 Timothy chapter 5 that workers, no, should be supported by the church. And this is a reminder, paalala po ito sa atin as a church, na itaguyod ang gawain, suportahan ang gawain, na ito ay maipagpapatuloy. At ito ay isang pangako din na hindi natupad, hindi na ituloy ng mga kasamahan ni Nehemiah here in chapter 13. Another broken promise which happened in verse 15 to 22
is what we call the infraction on the Sabbath. Okay? Pag sinabi natin infraction, it is a sin against the Sabbath. The illegality of it, the offense. Ibig sabihin, hindi na nila sinunod, hindi na nila pinagpatuloy ang pag-observe ng kanilang pagsamba ng Sabbath. Hinayaan na nila. Yes, nandyan yung Sabbath, okay, pero hindi na nila iginalang ang Sabbath na kung saan mababasa po natin dyan na in verse 15, may mga nagtatrabaho na bawal on the day of Sabbath. There were people who were treading wine presses on the Sabbath, bringing heaps of grain on the Sabbath, and some of them were loading their donkeys on the Sabbath. In verse 16, mababasa natin na there were those who brought fish, all kinds of good, and sold them on the Sabbath. So, ang negosyo ng papatuloy, ang paghahanap buhay, ang pagtatrabaho, ay pinagpapatuloy nila at wala nang papahalaga doon sa araw ng pahinga na pinangako ng Panginoon na dapat nilang gagampanan, dapat nilang gagawin. So they broke that promise of observing the Sabbath. At makikita natin na nangako sila in chapter 12 na we will not profane the Sabbath. Yung salitang profane in the English, no? Pag i-translate natin sa Tagalog, it is hindi naming babastusin. No? So binastos nila ang pagsasamba. Wala nang pahalaga sa Panginoon, wala nang pahalaga sa gawain ng Panginoon, wala nang pahalaga sa inutos ng Panginoon. At ang sabi ni Nehemiah sa kanila, hindi ba ito ang dahilan kung bakit kayo pinarusahan ng Panginoon? Ang hindi pagpapahalaga o ang pagbabastos ninyo sa araw ng pahinga, araw ng pagsamba. Again, this is a very stern and serious reminder for us. How do we respect God? How do we worship God? Do we find time to worship God? Do we honor Him as He should be honored in such a way that God is God and we are not? Minsan parang tayo ang nasusunod, tayo ang Diyos, siya hindi. Ganun ang nangyari dito. Nangangalakal sila, naghahanap buhay sila. Talagang, again, binastos nila yung Sabbath. And the fourth thing here that happened was there was intermarriage with the pagans. Ito ay pangako nila. If you would read Nehemiah chapter 10 verse 30, kung saan nangako sila sa Panginoon doon sa kanilang pagtipan sa Panginoon, sabi nila, hindi namin ipamimigay ang aming mga anak na babae o lalaki na ipapakasal doon sa mga pagano o mga hindi nakakilala sa Panginoon. They made that promise and they signed that promise. But here in chapter 13, binasag na naman nila, hindi nila sinunod. Okay? And what happened? Sabi diyan in chapter 13, verse 23 to 25, in those days also, I saw the Jews who had married women of Ashdod. Okay, mga Palestino. Married people from Ammon and Moab. And half of their children spoke the language of Ashdod. And they could not speak the language of Judah, but only the language of its people. And I confronted them, and I cursed them, and beat some of them, and pulled out their hair. Grabe ang galit ni Nehemiah. Bakit? Itong mga taga-Jerusalem, nag-asawa doon sa pinagbawal ng Panginoon, sinira nila yung pangako nila sa Panginoon, ang pakipagtipan nila sa Panginoon, sinira nila. At hindi lang, kundi nagkaanak sila, yung kanilang mga anak, hindi nga makapagsalita ng Hebreo. Hindi nga makapagsalita ng salita ng mga taga-Jerusalem, ng mga
ng mga Israelites. Ngunit, alam na alam nila yung salita ng kanilang nanay o tatay na hindi Israelites. At grabe ang galit ni Nehemiah, mabasa at nabasa po natin, na sila ay pinagalitan at sinumpa sila ng ni Nehemiah, at hindi lang yan, pinagsabunutan pa. I pulled out their hair. You can see, no, how broken the heart of Nehemiah was when he found out that this is what the people were doing. There was compromise. There was permissiveness. There was acceptance of what is wrong. And so Nehemiah was so angry at them, na kung saan tinawag niya, hindi ba ito ang ginawa ni Solomon, kaya pinagbabawal ng Panginoon sa inyo, na nung si Solomon ay nag-asawa ng marami at nag-asawa ng mga pagano, ito ang nagdala sa kanya palayo sa Panginoon. At ito ang iniingatan at iniutos ng Panginoon na huwag ninyong gawin ito, kasi sila rin ang magdadala sa inyo palayo sa Panginoon. At hindi lang yan, sabi ni Nehemiah dyan, is this not a treachery? Hindi ba ito pagtataksil sa Panginoon? So, guys, at the time of Nehemiah, Nehemiah was so serious na ingatan, bantayan ang mga pinangako natin sa Panginoon, ang relasyon natin sa Panginoon, at huwag tayo makibahagi doon sa mga masamang ginagawa ng mga nasa paligid natin. So this is a reminder for every one of us. A reminder as well for parents, no? Minsan okay lang sa atin na ang ating mga anak ay magkaroon ng relasyon doon sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Anyway, maging Christian din siguro yan. Mahirap. But this was one that broke the heart of Nehemiah. Intermarriage with the pagans, which he said, which caused the downfall of Solomon, and which is a transgression, which is treacherous, in verse 27. Mabasa po natin. That's why ang Panginoon ay seryoso sa kanyang pakipagpasok sa atin sa isang tipan. And He expects us to comply. He expects us to obey. He expects us to follow through with the covenant that we do make with Him. But ayon nga sa sinabi ko kanina, sa isang hymn na nasulat, prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, O take and seal it for thy courts above. Yes, maari, ikaw, ako, tayo as a church, or we have seen in ourselves, nakita natin sa ating sarili, na maari may mga dabali tayo, may mga nasira tayo ng mga relasyon sa Panginoon, bumalik tayo sa Panginoon. Maari hindi mo mapatawad ang sarili mo na kung saan sobra itong paglayo ko sa Panginoon, sobra itong kasalanan na ginawa ko sa Panginoon. No. God is always ready to forgive. That's why Nehemiah introduced new reforms na ayusin muli, kasi lumayo at binali ng mga tao ang kanilang relasyon sa Panginoon. And the same goes with you and me. Na kung maari lumayo tayo sa Panginoon, bumalik tayo. Ang Panginoon ay handa na magpatawad at tumanggap sa iyo kung ikaw lamang ay humingi ng tawad at pagbalik sa Panginoon. So broken promises. Apat na kung saan pinangako nila sa Panginoon at hindi nila natupad. And chapter 13 closes with Nehemiah, wherein he was begging for preservation.
Humingi siya na, Lord, tulungan mo ako. Anong sinabi ni Nehemiah? In verse 30 to 31, basahin po natin. Thus I cleanse them. Nilinis niya yung mga tao. Nilinis niya ang templo. Pinagalitan niya ang mga tao upang mas isaayos ulit. Kaya nga ito yung sinasabi natin na let's do a reset. Ayusin natin ulit. Kung alam natin na hindi maayos at ipagpapatuloy natin, hindi talaga yan magiging maayos. That's why we have to fix what is needed to be fixed. We have to do reforms that we can come back to what is right and really glorify God. So sabi niya in chapter 13, verse 30 to 31, thus I cleanse them from everything foreign and I establish the duties of the priests and the Levites, each in his work. Inayos niya. Nagkayroon siya ng reforma. Ibinalik ni Nehemiah sila doon sa kanilang pinangako sa Panginoon. Ibinalik niya yung pakipagtipan nila na maisaayos muli ang relasyon nila sa Panginoon. And verse 31, and I provided for the wood offering at appointed times and for the first fruits. Binalik niya rin yung pagsamba, yung pag-alay, yung paghandog, yung pagbigay sa templo, yung pagsuporta sa mga manggagawa doon sa templo, ibinalik din ni Nehemiah. And Nehemiah, the book of Nehemiah, closes with this. Remember me, O my God, for good. Parang bitin ang pagwakas ng aklat ng Nehemiah. Kasi inayos ni Nehemiah, bumalik sila doon sa pakipagtipan nila sa Panginoon, binigyan niya sila ng mga katungkulan at ang kanilang dapat gawin sa templo, sa mga manggagawa, sa pagsamba, sa pag-observe ng Sabat, binalik ni Nehemiah yun. But it stopped there. How we wish na yung closing dapat ng Nehemiah, and they live happily ever after. Pero hindi, parang bitin. Doon lang nagwakas na inayos ni Nehemiah and then sinabi ni Nehemiah, Panginoon, alalahanin mo ako. Panginoon, huwag mo akong kalimutan. Yes, it was left hanging. And we don't know if the people followed through again. But we can look at history na kung saan after that, for sure, hindi nga nasunod. Bakit? We call this the 400 dark, silent years. And then after that came the Lord Jesus, the New Testament. Ngunit si Nehemiah, bilang lingkod ng Panginoon, paano niya niwakasan? Sabi niya, remember me, O my God. Remember me. 7 beses niya ito binanggit dito sa aklat ng Nehemiah. The Hebrew word for remember is zakar. Dito makikita natin na pagod, hirap, no? At hindi lang yan, parang he was like on the brink of losing hope, wherein he was crying to God in his weariness. Yung kabigatan niya, Lord, remember me. When somebody calls on God to remember him, hindi ibig sabihin niya na ang Panginoon ay makalimutin. No, because God knows everything and God doesn't forget anything. But when somebody calls to God and asks God, Lord, remember me, it is a begging for God. It is a plea to God. Ito ay pagmamakaawa sa Panginoon na tinatawag mo ang Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Use your hand, use your feet, use your force, Lord, to help me. Itong ibig sabihin niya.
It is a cry of somebody who is desperate and begging for mercy. Sabi ko nga, talagang, yeah, mahirap ang people management. Mahirap ang pagpapalakad ng isang kumpanya, pagpapalakad mag-manage ng tao. Mag-manage ng isang church. Mahirap. Mag-manage lalo ng isang bayad, katulad ng mga Israelites, ng mga taga-Jerusalem. At napagod si Nehemiah. Ngunit tama lang yung ginawa niya na siya ay umiyak sa Panginoon at doon siya nagmakaawa, natulungan siya ng Panginoon. And it does happen to every one of us na kung saan na napagdadaanan natin yung kabigatan, yung weariness. And even Isaiah, as we close here, he was a weary servant. Ang sabi niya in Isaiah chapter 49, verse 3 to 4, he said to me, "You are my servant Israel, in whom I will display my splendor." But I said, sabi ni Nehemiah, ni Isaiah, in verse 4 of Isaiah 49, sabi niya, "But I said, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing at all." Sabi ni Isaiah, "Lord, pagod na ako. Lahat ng ito pinagtrabahuan ko. Lahat ng ito ay sinikap mo. Ngunit parang walang naging bunga o walang nangyari dito." The same thing with Nehemiah. He risked everything to build the wall, to reform the people, to give back the nation what it is supposed to be, the integrity of it. Ngunit walang nangyari pag-uwi niya. At we can identify, no? Maramdaman natin yung pagod ni Nehemiah na kung saan sabi niya, "Lord, remember me." Si Jeremiah, in 31:25 of Jeremiah, no? Pagod din siya, he was also weary. Ngunit anong sabi ng Panginoon sa kanya? "If you're weary, if you're tired, if you're on the brink of giving up, no? Hirap ka na sa buhay mo, itong gusto kong iwan sa inyo na verse, Jeremiah 31:25, "For I will satisfy the weary soul and every languishing soul I will replenish." Anong sabi ng Panginoon? Bubuhayin niya, bibigyan niya ng kalakasan muli ang ating mga pagod na sarili, ang ating mga pagod na kaluluwa. Ganon nagwakas ang aklat ng Nehemiah na kung saan siya ay umiyak sa Panginoon, "Panginoon, alalahanin mo ako. Huwag mo ako kalimutan, Panginoon." I hope this series on Nehemiah was helpful to you. That God can use you, ordinary as you are. Ano man yung trabaho mo, Nehemiah was a cupbearer. Ngunit siya ay ginamit ng Panginoon na maitayo ang pader ng Jerusalem. Ginamit siya ng Panginoon upang pamunuan ang bayan ng Israel na maitatag muli. Siya ay ginamit ng Panginoon upang ang mga reforma sa buhay ng mga leaders ng Israel, sa buhay ng mga tao, sa mga pamilya, ginamit siya ng Panginoon. And God can use you as well as He had used Nehemiah. So I hope na ito ay isang bagay na nakatulong sa atin ang ating pag-aaral sa aklat ng Nehemiah. And so I leave you with this reflection questions. Dalawa lang, simple lang. What promises to God have you broken? And the second question is, what are you going to do with it? Ano yung mga hindi natin nasunod, hindi natin natupad na mga pangako natin sa Panginoon? Anong gagawin natin dyan? What is God saying to you? Lord, Panginoon, salamat sa inyong salita. Patuloy po kayong mangusap. Patuloy po ninyo kaming baguhin.
Patuloy po ninyo kaming paalalahanan ng inyong salita. At nawa, Panginoon, magiging tapat kami, maging seryoso kami sa aming relasyon sa inyo. Ito ng aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Courts above.
ating pagwakas, iwan ko po ang dalawang katanungan na ito sa inyo as our reflection. Ang una po is, what promises to God have you broken? Ano ang mga pangako mo sa Panginoon na kailangan mong ayusin sa Kanya? Maari ito ay ang relasyon mo sa Panginoon kung saan ikaw ay lumayo sa Kanya, o maaring ikaw mismo dinala mo ang sarili mo sa kasalanan. Ang Panginoon ay handa na magpatawad, handa na ikaw ay tanggapin. Lumapit ka sa Kanya. Kung hindi mo pa po siya nakilala bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng buhay, ito yung pagkakataon. Your relationship with God has been broken, and this is the time that you can restore that relationship with Him. Or maari matagal ka na ng Kristiyano at lumayo ka sa Panginoon. Kahit gaano kakalayo, bumalik ka sa Panginoon and you will restore. And He will restore that relationship that you once had with Him. And the second question is, what are you going to do with it? Ano ang pangungusap ng Panginoon sa inyo sa mensahin na ito? Anong gagawin mo dito? So I hope na ito ay magpatuloy na magpaalala at mangusap sa bawat isa sa atin. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos at Ama namin, Ikaw ay nagtatawag sa amin mula sa aming paglayo sa inyo, mula sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Ikaw ay handa na tanggapin kami, patawarin kami, Panginoon, at magkaroon ng pagbabago ang aming buhay. Lord, nawa, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, at kami ay manumbalik sa inyo na ang sira naming buhay, ang sira naming mga pangako sa inyo, ay tanggapin mo at ayusin mo, Panginoon, dahil ikaw lamang ang pag-asa namin na makakapag-ayos sa buhay namin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, ang bawat tahanan, nawa, Panginoon, pangunahan mo kami sa loob ng linggong ito at gabayan mo kami sa mga desisyon namin sa araw-araw. Nawa ang kapayapaan ng Panginoong Jesus ang siyang maghari sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Ito ang ating dalangin sa kanyang matamis na pangalan. Amen.